Senator, napanood yun naman sigurado yung Senate hearing. At mukhang balak din imbitahan ng Quadcom si President Digong. Anong tingin nyo yung magiging pagkakaiba dito sa Senate hearing na natapos at yung parating na Quadcom hearing? Palagay ko, malaki po ang kaibahan. Kasi ang nakita ko nung prerequisite nung pag-attend niya dun sa Senate hearing was makokontrol nila yung narrative, makokontrol nila yung proceedings, at yung naratibo nila yung mananaig. Ganun nga ang nangyari, no? But sa Quadcom, they won't be able to do that. Talagang he would be at the mercy nito mga congressman. At hindi niya alam kung saan papasok yung mga tanong, iba't ibang angulo, tapos kung babastusin niya, mumurahin siya, baka iba yung maging treatment sa kanya ng mga congressman, wala magpo-protect pa sa kanya doon. So, we will see, no? Kasi pagkaka-profile namin kay Duterte, duwag ito eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lang Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript no, sa ICC dun sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Yan ito po. Ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So, kami po bilang una sa mga file ng communication ay ano, kumbaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila, tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedure. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, yes, open sources yan. So, hindi yan yung pero sa dito sa office natin. Siya natin, kakailanganin ba ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Pimental nung isang araw eh. Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Bill Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC nun? Hindi po, yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, iba. Hindi po yan. Iba po yan. Iba. So, sila, sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Ami, a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No, kahit public statement, apo. It's already an evidence against him. Yan po. So, meron silang ano, while liberal yung kanilang evidence taking, pero very ano rin sila, very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yon. Kaya ano po no, merong proseso. Ako po nung nag-transmit ako, it was duly received. So, sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong ano dito. So, ano po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Corti, yung ICC daw, maglalabas ng international warrant, probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganong klaseng statement ni Attorney Corti? Hindi ano no, hindi po ganyan yung nakikita natin. Kasi gaya ng anong sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold.
However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and etc. Ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, eh magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari dun sa kanila, mabibitin sila, maa-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So, nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya, umabot tayo dito sa panahon na ito. At sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So, ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, ano yan, ulit, mag-aantay ko ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So, may ganun po. Mm-hmm. Kaya, early I'm next not year. Optimistic to say na hopefully, mm-hmm. Sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Yes. Vacancies. Mm-hmm. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what to make of this, eh. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala lang sa akin, eh. Uh-huh. But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip ng mga ano, no, mga makaduterte na pwede sila magpalusot ng mga ano le doon, mga agents o ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero ano, iba, kumaga magugulat ka doon sa mga interpreters nila, eh ano, talagang non-affiliated. I can be sure of that. Mm-hmm. Senator, yung sinasabi niyong validation, can you give us an idea kung paano gagawin nila? Halimbawa, si President Duterte mismo, iba-ibang version yung sinasabi niya. Tatlong version? Halimbawa, yung sa death squad, iba-iba yung sinasabi niyang member ng death squad niya, police daw, gangster, saka yung mayayaman. Paano kaya yung will they attempt to get in touch still? I think yung sinabi niyo noon na sinubukan naman nila na makausap si former President Duterte, na pero sa ngayon, sa tingin nyo, paano nilang i-reconcile yung mga ganung inconsistencies? Saka binideny ni former President Duterte si Garma. I mean, he said, John, paano kaya yun? Pagkadating sa trial, ito na ngayon, ilalatag na yung mga iba't ibang testigo po laban sa kanya. Tapos, pagka-turn niya na, magde-defend siya, sasabihin niya yung kanyang depensa, pero gagamitin itong mga statements niya against him. Whether hindi nagre-reconcile yan, it will still go against his credibility. Kasi, teka muna, inamin mo na meron death squad, eh. Inamin mo na. How can he undo that? Tapos, early on, mas mabigat yung statement niya. When he was still president, the video that we sent was wherein he said on national TV that his order is shoot to kill and that he doesn't care about human rights. Yan po yun. Ganyan yung sinabi niya na policy statement at ganun yung nangyari on the ground. Pagka siya ngayon yung pipistigo, ipapasen niya yung defense niya, at yun ang ibabalantara sa kanya, paano ho yun? Di ba? At the very least, masisira lahat ng sasabihin niya. So ngayon, mas mabibigyan ng weight yung mga testimonya ng mga testigo laban sa kanya.
Senator, napanood yun naman sigurado yung Senate hearing. At mukhang balak din imbitahan ng Quadcom si President Digong. Anong tingin nyo yung magiging pagkakaiba dito sa Senate hearing na natapos at yung parating na Quadcom hearing? Palagay ko, malaki po ang kaibahan. Kasi ang nakita ko nung prerequisite nung pag-attend niya dun sa Senate hearing was makokontrol nila yung narrative, makokontrol nila yung proceedings, at yung naratibo nila yung mananaig. Ganun nga ang nangyari, no? But sa Quadcom, they won't be able to do that. Talagang he would be at the mercy nito mga congressman. At hindi niya alam kung saan papasok yung mga tanong, iba't ibang angulo, tapos kung babastusin niya, mumurahin siya, baka iba yung maging treatment sa kanya ng mga congressman at wala magpoprotekta sa kanya doon. So, we will see, no? Kasi pagkaka-profile namin kay Duterte, duwag ito eh. Sa mga areas na hindi niya kontrolado. Hindi niya papasokon. Okay. So, ganun po ang nakita natin. Okay. Sir, maraming salamat. Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa man po ng grabing pananalanta ng Bagyong Christine, sa inyo pong mga financial donations at donations in kind, ay kaagad pong nakatulong ang Attorney Enzo Recto at ang bunyok sa ating pong mga kababayan dito sa Naga City, Pamarinisur at Bicol, na mahagi po tayo ng mga hot meal sa mga sinalanta. At kahit po baha pa, sinuong po natin ito upang maipahatid sa bahay-bahay ang inyo pong mga pinadalang tulong. Nang humupa na po ang baha, lalapwa nating pinalawak ang pamimigay ng mga relief pack sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay nasa rehabilitation stage na po ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po ang pagpapaabot sa akin ng mga request ng kanilang mga pangangailangan. Kung gusto po ninyong patuloy pang makatulong, bukas pa po tayong tumanggap ng mga financial donations at kahit po mga donations in kind. Ang sabi ko po, hanggat may natatanggap pa rin po akong tulong mula po sa inyo, patuloy pa rin po itong ating proyekto. Napakaraming salamat po muli sa inyo. May kung gaano'ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.